Ang Wizards ang pinakamabilis na team sa NBA. In terms of pace, sila lang naman ang pinakauna sa statistic na ito. At yan ang isang naging dahilan kung bakit nanalo sila kontra sa Lakers. Lagi nilang pinupush ang tempo. Tignan nyo naman, sa pagbintis ni Shooter sa 3 ay na-rebound na ito ni Beal. 2 seconds pa lang ang nababawa sa shot clock pero yung bola nakatawid na kagad sa half court. Ganyan kabilis. Obvious naman, dahil nga fast break or nasa transition, pababa pa lang ang depensa at hindi pa talaga sila nakaka-set up, kaya mas madaling umiscore. To be fair, offensive foul to in a way, pero no call naman. Isa pa to, pagka-rebound po ni Russell Westbrook ay nagbigay na kagad siya ng outlet pass. Tignan nyo yung nangyari sa depensa. Again, hindi pa sila nakaka-set up dahil katatawid lang. At nasabi na natin to sa videos natin dati na nagiging default talaga ng depensa kapag ganitong katatawid lang, protect the rim. Protektahan ang loob. Kaya ayan silang lima, nasa loob na kagad ng 3-point line. Pansinin natin kung ilang Lakers yung nandito sa area ng floor bago sa free throw line. 1, 2, 3, 4, 4. At yung Wizards naman, 2. Then sa kabilang part naman, isa lang ang Lakers dito, which is si KCP nga, at mayroon kang 3 Wizards na pababa pa lang. Ganyan ka-emphasize ang pagprotekta sa rim, lalo na sa transition. Kaya easy basket na naman, walang contest eh. Again, tignan ninyo kung paano tinuro ni Westbrook na bumaba na si Len para ipasa sa kanya. Normally, kaya to ni Drummond katawanin eh. Mas mabigat to sa kanya. Pero again, wala siya sa posisyon para magawa yan. Mobile siya, kabababa lang. Noong nasa tamang posisyon na siya, ang lalim na ni Len to the point na kinailangan pang tumulong ni Kuzma, kaso napasama pa. Hindi to pumasok pero makikita pa rin natin yung emphasis ng Wizards na umatake kagad. By any means, bad shot selection to. Pero kilala si Bertan sa mga ganyan at pag pumasok yan, malaking dagok sa puso ng depensa yon. Ito pa. Magandang closeout to by THT, pero Bradley Beal yan. Tsaka pwede nga siyang pumeke dyan sabay gumilid at malilibre pa rin siya. Isa na namang benepisyo ng pag-atake ng maaga. 4 seconds pa lang ang nababawa sa shot clock. Tao ni Davis si Len dito, pero pumesa siya sa labas para mas malaki ang space ni Westbrook upang maka-atake. Sumunod si Davis sa kanya, kaya wala nang rim protection. All throughout this game, lalo na po noong second half ay nabihiran talaga ng footprints ni Russell Westbrook. Yung energy niya at yung constant pressure na umatake lalo na kapag transition ang isang laging dahilan upang malampaso nila ang Lakers this game. Though hindi lang ito syempre yung variable doon, hindi rin kasi na ipapasok ng Lakers yung mga necessary shots na dapat nilang na ipasok. Pero hindi naman yan yung topic natin ngayon kundi yung early offense talaga ng Wizards na nagbigay boost sa kanilang opensa. Sa game na ito ay nagtala po si Russell Westbrook ng 18 points, 18 rebounds, and 14 assists. Sana hindi tayo makabasa sa comments na wala namang kwenta si Westbrook or puro stat pad or choker naman sa playoffs dahil hindi naman yan kabilang sa usapan natin sa video na ito. Let's appreciate syempre yung greatness ng player na ito. Respeto lang. Para naman po sa LA, nagtapos si AD with 26 points, 5 rebounds, and 3 steals. Ang susunod na laro po ng Washington Wizards ay sa Sabado, May 1, kalaban ng Cleveland Cavaliers sa ganap na alas 7:30 ng umaga. At para naman po sa Lakers, sa Sabado rin ang kanilang susunod na laro, Sacramento Kings ang kalaban at 10:30 AM naman ito. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. And syempre may nag-sponsor sa atin ng mga t-shirts para i-giveaway. So palike na rin ako mga idol ng Facebook page ng ating sponsor na si Prohibited Clothing. Pag nagkaroon sila ng 5,000 likes or followers ay magpapamigay tayo ng kanilang mga damit. I-announce ko na lang soon ang ating mga mechanics at padamay na lang din po ako ng ating official Facebook page at magpo-post din ako doon ng ating mga gawa.
Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.